Ayan mga paps, magre-repair po muna tayo ng brake ng XRM125. Ay, wala na talaga siyang preno. Sa tagal na rin sigurong paggamit, 10 taon. Ayan, nag-order ako sa Shopee ng repair kit na halagang 52 pesos. At tingnan natin kung tama yung ano niya, halaman. Ayan, tama naman yung nakita ko sa Shopee na in-order ko. Ayan, may circlip na rin siyang kasama, spring at saka rubber. Tatanggalin ko na po muna yung yung side mirror. Ayan, magre-repair na rin lang naman tayo. Baklasin na natin lahat para malinisan na rin natin yung brake master niya. Ayan mga paps, kailangan rin po natin tanggalin yung hose para hindi tayo mahirapan. Gumamit po tayo ng basahan para hindi rin matalsikan yung fairing natin ng brake fluid. Kasi pag natalsikan yan, sigurado masisira po yan. Mapapansin po natin, tanggal na yung pintura tapos crack na yung fairing natin. Kailangan din muna natin tanggalin yung brake fluid. Ayan, napakarumi na talaga sa loob. Parang putik. Tatanggalin din natin yung yung rubber. Ayan guys, yung rubber niya marupok na rin. Kaya kailangan na talagang palitan. And mayroon po tayong tatanggalin na circlip sa loob. Kung mahirapan po tayong tanggalin yan, sikwatin na lang natin ng matulis na bagay. Kasi mayroon naman tayong pwedeng ipalit. Yung binili natin na bago. May kasama na po siyang circlip. Ayan guys, natanggal na natin. Grabe, na talaga siya. Marami na talaga. Ayan guys, kung napapansin niyo yung dalawang rubber na kulay itim na yan. Dikit na siya. Hindi na nakabuka kaya hindi na talaga nagpapang. Wala na talaga siyang preno. Hugasan po muna natin yung brake master niya. So ayan guys, hinugasan ko na yung pagkakabitan natin. Hinugasan ko muna siya ng diesel. Tapos brinas ko. Hinugasan ko ng may sabon. Ayan, ito yung luma natin na repair kit. Tapos ito yung bago. Papasok lang po natin yung spring sa dulo. And guys, medyo mahaba yung spring nung bago natin.
Kasi siguro yung luma, gamit na kaya umurong na yung spring niya. Ayan, bago nga pala natin ipasok guys, basahin muna natin yung rubber. Oops. Para hindi masira pag ipinasok natin sa ano, dun sa butas. Ayan, ipasok na po natin. Ito isusunod po natin na ipapasok diyan yung ano, yung washer bago circlip. Ayan, kabit na po natin mga ano, mga idol. Kabit na natin yung rubber. Ayan, tapos na po natin siyang maikabit. Ganun lang po pala kadali. Ikakabit ko po muna yung hose niya. Ayan, pagkabit po natin ng bolt, yung pinakalock niya, wag po muna natin siyang masyadong higpitan. Para pag naglagay tayo ng brake fluid, mayroon siyang konting singaw para mawala po yung bula ng ano, ng brake fluid sa loob. Lugan muna natin ng konti. Ayan, pwede na yan eh, mga idol. Dagdagan po natin yung brake fluid, saka na natin takpan. Tapos na yung ating pag-repair. Ayan, okay na siya. Hindi na siya sumasagad sa handle grip natin. Okay na po yan. And maraming salamat po sa panonood. Sana po nakatulong sa inyo. God bless po sa lahat. Salamat.